Talaga namang lumalaban pa rin si Chris para madugtungan ang kanyang buhay. Ayan, Chris! Ayan, get well soon, Mare! Namimiss na kita, wa etchos. Get well soon. Sa isang upload ni OG Diaz sa kanyang YouTube channel, ay sinabi niyang sumasagot na daw si Chris sa mga text messages sa kanya ngayon. Ayon kay OG, sinabi ng friend niya na friend din ni Chris na sumasagot naman daw si Chris sa kanyang mga text messages. At nandoon pa rin daw ang humor ni Miss Chris Aquino. At sabi nga ng common friend namin ni Chris ay sumasagot din daw si Chris sa kanya mga text messages at andun pa rin daw ang humor ni Chris Aquino. Ating napag-alaman na isa sa mga pinaghuhugutan ni Chris ng lakas ay ang kanyang dalawang mga anak na sina Jose at Bimby. Kapag makita niya mga ito o kahit ang mga pictures nila, ay maalala niyang kailangan pa niyang mabuhay. Isa sa mga pinaghuhugutan talaga ni Chris para lumaban pa, yung katotohanan ng dyan yung kanyang mga anak. Oo. Makita lang daw ni Chris ang kanyang mga anak habang siya ay ginagamot. Oo. At yun din ang sinabi ng aking friend, na friend din ni Chris, na talaga namang nakikita lang ni Chris ang kanyang mga anak. Lumalakas na si Chris. Lalo siyang lumalaban. Yes. Because there was a time she was really feeling that she was about to give up because she was having such a difficult time. But then when she looks at the pictures of her sons or when she sees them, then she knows she still has to fight. Because like, as you know, Josh is a special boy and Bim is only 15. So that's keeping her fighting spirit even stronger. And thanks to many prayers, thanks to your prayers, at least the fighting spirit is still there. And she met a new doctor who I think has a team of other doctors who may be able to help her with the new things that have come again. Kung ating maalala, sinabi pa ni Chris noon na kung hindi na siya makakalaban pa, ay sana naman maabutan niyang mag-18 si Bimby at makaya na niyang maalagaan ang kanyang kapatid na si Joshua. Ating napag-alaman na si Josh is a special boy at si Bimby naman is only 15 years old pa lamang ngayon, na kung saan kailangan pa ng gabay ng isang ina. Lalo na, di ba? Siyempre, sabi ni Chris nga noon sana man lang mag-18 si Bimby. Di ba? Kung siya man ay hindi na makakalaban pa, di ba? Maabutan man lang niya mag-18 si Bimby. Wala naman pong imposible. Miracles happen, di ba? Correct. Alam mo, Loy, ano naman tayo nakaguhit na sa palad natin . Kung kailan tayo panganap at kung kailan din tayo kukunin. Yeah. Ayon sa kapatid ni Chris na si Balsi Aquino, nung bago pa man umalis si Chris dito sa Pilipinas, ay mayroon pa lamang siyang dalawang autoimmune diseases. Pero ngayon, doon sa United States, pagkatapos ng maraming pagsusuri, ay nakitaan na siya ng 4. At marami pa daw naglalabasan. Sa opinion ni OG Diaz, para daw nanganganak yung mga allergies ni Chris dahil siguro sa mga ina-administer sa kanya na gamot. Pero ito ay hinahanapan pa sa ngayon ng solusyon ng mga doktor ni Chris. Sabi pa ni Balsi na ngayon daw, nung umalis si Chris, parang dalawang autoimmune disease yung ano, pero siya ngayon daw naging 4 na kasi dun sa mga complications dun sa mga epekto ng mga gamot. Yung parang nanganganak yung allergies niya sa mga ina-administer sa kanya na gamot, di ba? Kaya hahanapan pa nila ng solusyon ito. Pero lumalaban si Chris. Because when she left, she had 2 autoimmune diseases. I think now there are 4. With all the tests that they do in the US, tests that we don't have here, maraming naglalabasan pa rin . Pero hopefully she'll get better. She's not even 90 pounds now. She's like 85, 86. And for the other treatments that they want to try, she has to put on more weight just to get a little bit stronger. Sinabi din ni OG na sana patuloy nating ipagdasal si Chris para sa kanyang kagalingan. At para kung sakali man o mangyari man na tayo din ang magkakasakit, ay marami din ang magdarasal para sa atin. Kesa kung ano na-speculate natin sa kalagayan ngayon ni Chris, mas maganda na lahat tayo pagdasal natin si Chris para nakunod sa atin din, sumapit din sa atin, di ba?
dasal para tayo ay makaligtas at makarecover kung ano mang sakit ang darating sa atin in the future. Diba? Bilang isang kaibigan ni Chris Aquino, pinayuhan siya ni OG na mag-relax at magpagaling na daw dahil namimiss na niya ang kanyang kumaring si Chris Aquino. So, maring Chris, ikaw ay relax ka lang dyan, ha? Chris, ayan, get well soon, mare. Namimiss na kita, wa echos. Narito ating tunghayan ang buong detalye. Speaking of US, nandun pa rin hanggang ngayon si Chris Aquino sa Houston, Texas. Talaga naman lumalaban pa rin si Chris para madugtungan ang kanyang buhay. Ito nga sa huling Zoom interview kay Balsi sa kanyang sister. Ano nga sinabi ni Balsi? Ito na yung sabi niya, she's not even 90 pounds now. She's like 85 or 86. For the other treatments that they want to try, she has to put on more weight. She has to get a little bit stronger. Tapos na yung sabi pa ni Balsi na ngayon daw, nung umalis si Chris, parang dalawang autoimmune disease yung ano. Pero siya ngayon daw naging apat na kasi dun sa mga complications dun sa mga epekto ng mga gamot. Yung parang nanganganak yung allergies niya sa mga ina-administer sa kanya na gamot, di ba? Kaya hahanapan pa nila ng solusyon nito. Pero lumalaban si Chris. At sabi nga ng common friend namin ni Chris, sumasagot din daw si Chris sa kanyang mga text messages. At andun pa rin daw ang humor ni Chris. Siyempre, Loy, isa sa mga pinaghuhugutan talaga ni Chris para lumaban pa, yung katotohanan ng adyan yung kanyang mga anak. Oo. Ano, makita lang daw ni Chris yung kanyang mga anak habang siya ay ginagamot. Oo. At yun din ang sinabi ng aking friend, na friend ni Chris, na talaga namang nakikita lang ni Chris yung kanyang mga anak. Lumalakas na si Chris, lalo siyang lumalaban. Lalo na, di ba, syempre, sabi ni Chris nga noon sana man lang mag-18 si Bimbing. Di ba? Kung siya man ay hindi na makakalaban pa. Di ba? Maabutan man lang niya mag-18 si Bimbing. Wala naman pong imposible. Miracles happen, di ba? Correct. Alam mo, Loy, ano naman tayo nakaguhit na sa palad natin . Kung kailan tayo panganak at kung kailan din tayo kukunin. Yes. Diba? Nakatakda yan, nakaguhit yan sa palad natin. Hindi lang natin alam kung kailan at kung sa paanong paraan. Yes. At saka tayo na buhay na patutuo ng mga miracles na ganyan. Ay, Kimira! Diba? Ay, oo. Anak mo, diba? Kaya sinimba ko yan si Chris Aquino sa Simalachi. Yes. Kasi doon rin sinimba si Mira. Correct. So, maring Chris, ikaw ay relax ka lang dyan, ha? At sabi nga na aking friend na sabi niya, si Chris daw ay hindi muna nagbubukas ng soft men. Pinapahinga muna ang puso at utak. Talaga naka-focus doon sa mga treatments sa kanya sa Houston, Texas. Okay, sa kung ano na-speculate natin sa kalagayan ngayon ni Chris, mas maganda na lahat tayo pagdasal natin si Chris para nakunod sa atin din, sa sumapit din sa atin. Di ba? Marami rin magdadasal para tayo ay makaligtas at makarecover kung ano mang sakit ang darating sa atin in the future. Di ba? Kaya, Chris, ayan, get well soon, mare! Namin miss na kita, wa echos. Get well soon, Chris.